Yon, so welcome back sa ating channel mga Lods. Marahil ay narinig nyo na itong Luna Rush na bagong NFT. Sa mga nagtataka kung bakit hinahype nila ito ngayon, actually hindi pa siya hype. Noong January 26 pa lamang siya, naging NFT. So hindi ka pa huli, huwag ka mag-alala sa presyo. Kung medyo tumaas siya ngayon, actually pababa nga siya ngayon eh. Mas magandang bumili ngayon as of recording nga. Ngayon, bigyan muna natin siya ng kaunting review. Pero kung nababasa niyo sa title, no, yung SLP natin, ipang bibili natin ng Luna Rush or BNB. Paano gawin yung SLP natin magiging Luna Rush token or LUS? So let's go. Wala nang intro, tuloy-tuloy tayo. Ito yung kanilang website, lunarush.io. Iiwan ko yun sa description para kayo na mismo magbasa. Pero bibigyan ko kayo ng kaunting review dito. Unang-una, hindi ito sponsored at hindi ito financial advice. So ito lang, do your own research at i-invest mo lang yung kaya mong invest. Okay? Excuse. Right, so simulan na natin. Isa siyang parang RPG pero idle. Ibig sabihin, hindi mo kailangan tumira ng cards, tumira ng skill. I-click mo lang siya and manunood ka na. That's all. Okay? So ito yung kanyang trailer. Check mo natin yung trailer niya bago tayo magtuloy-tuloy. Bago yung internet kung ano, tatlong araw na. At syempre, ang ganda na lang. Kayo na lang ang magtuloy manood. Dahil gusto kong mabilisan video. Kita niyo naman yung mga video ko talagang mabilisan lang din. Na kailangan direct to the point, walang intro. So ito pa nila token, no? LUS. Luna Rush token. Okay? So meron silang maximum of 350 million na supply. Tsaka huwag kayong mag-alala, nakalaking token nila. And tingin pa tayo dito ha. Ito ang kanilang key game feature. Noong January 26, kung hindi ako nagkakamali, doon pa lang siya naging play to earn. Anong date pa lang ngayon? February 2 pa lang. February 12 pa lang ngayon, no? So, wala pa siyang isang buwan. So, play to earn na siya. And Build Warrior, hindi ko sure kung ito yung minting. Hindi ko pa siya sure. Kasi kabibili ko lang talaga kaninang madaling araw. And, iko-content natin, mag-mint tayo ng 3 heroes ngayon. So, ito, meron din siya, or magkakaroon din siya ng sell and rent. So, marketplace, pwede siya mag-rent. Guys, pwede siya mag-rent. Parang yung Pegasi. Diba? Sa Pegasi, or Pegasi, pwede kang bumili, pwede kang mag-rent para maging scholar ka. Dito, pwede rin. Sa Axie Infinity, magkakaganyan din. Abangan nyo lang. Spoiler alert, no? Sa Axie Infinity, magkakaroon din ng renting. Chill lang kayo dyan. And, sa ibang mga games, nagkakaroon na din sila ng ganito, land. Katulad ng sa Axie Infinity. Pero, hindi pa natin alam kung kailan magpa-function. Lagi lang nila sinasabi magkakaroon ng land ang isang NFT. Parang metaverse nga, diba? Yun. Pero, hindi nila ini-spoil kung kailan at ano yung mga nagagawa ng kanilang land. And then, magkakaroon din sila ng guild. Alright. So, yung game mode nila, sa ngayon, yung boss battle pa lang ang meron. Wala pang PvP. Wala pa din tournament. Boss battle pa lang. Player versus environment. Okay? And then, ito yung kanilang mga characters. Kayo na bahalang tumingin dyan. Kayo na bahalang magbasa-basa. And ang kanilang roadmap. Q1. Tama ba ito? O ito pala. Q4. Quarter 4 ng 2021. Project introduction, private sale, selling mega bucks and testnet, which is nagawa naman nila lahat yan. And then ngayon, quarter 1, IDO, di ko naman yung IDO eh. PvE, boss hunting, release web version, PvP, 1 versus 1 game mode. So ngayon, quarter 1, hanggang March lang to eh. Pag sinabi kasing, Q1, yan, January, February, March. Yan, hanggang doon lang yan. Then, dito naman, kung mapapansin nyo, meron na silang PvE, no? Okay na yon. Nagawa na nila yon. Ito rin. And,
Itong PvP 1 vs 1, palagay ko sa March, meron na nito. Or malay natin this month, di ba? Hindi natin alam. Pero sa Q1 siya, kung susundo nila yung roadmap nila, no? Then sa Q2, magkakaroon sila ng selling lands. Oh, magagaling yung land nila. Level up warriors. Okay, so ngayon kasi hindi pa pwedeng ipa-level up yung mga warriors natin. Talaga level 1 lang sila. At kailangan mo ng MLUS para mag-level sila. Yun yung nakukuha natin sa game. And fusion. Fusion warriors, staking, events. Ito pa. Magka-update siya marketplace. Release Android and iOS. More skills. Quests. Quarter 3 yun. Tapos sa Q4, magkakaroon ng friends, tournament, 1 vs 1, ano to, move events, tapos 3 vs 3, wow, okay to ah, parang okay yun. Tapos tournament, 3v3 oh, tapos build clans, alright. So kayo na bahalang mag, ano dyan, mag-explore, yan, kayo na din bahala dyan. Eh, ito yung kanilang mga team. Legit sila guys, try ko silang tignan, isa-isa. Excuse, yan. Uy, wala itong profile ha. Sino pa yung nakita ko dyan? Wait lang. May pinasa na ako dito eh. Sino nga ba kasi dito? Tingnan tayo. Lalabas talaga yung mga info nila. Ayun. Isa lang kasi yung tinignan ko kanina. Kanina madaling araw. So yun talaga, meron talaga silang mga info. Legit talaga sila. Ayan. Tsaka kita naman no, hindi cartoon yung mukha nila. Hindi katulad sa mga iba, parang si Pepo up lang yung ginamit eh. Yun ang mga nakakatakot. At kagandahan dito, nakalaki yung token nila. Ayun o, tignan nyo lang yung contract address, tsaka nyo lang i-check. And ayan, ito CEO ng BAM Crypto. Tama ako, ano sila talaga? Partner talaga sila. And ito yung kanila mga partner. Ayun, meron nga, BAM Crypto. Alright, so kaya pala parang medyo may pagka ano sila, parehas, no? Ayun, wala na. Ayun, yung audit nila yan dito. Patunay na nakalaki yung kanilang mga token. Okay. So, proceed na tayo sa ating main topic. Paano ba bumili ng LUS or BNB gamit ang inyong SLP? So, una check muna natin magkano ba ang SLP ngayon. At make sure na nasa Binance na yung inyong mga SLP para isang convertan na lang, no? Napakabagal talaga ng internet ko. Nakakainis. So, 1.38. Bumaba na naman. Then, balik tayo. Punta tayo sa wallet kung hindi pa kayo sanay. So, wallet. Fiat and spot. Then, makikita nyo dyan yung inyong mga asset. So, ngayon. Para makabili ka ng hero, papakita ko muna sa inyo kung magkano nga ba ang isang pirasong hero. Dito, kagandahan dito, pwede kang maglaro kahit isang piraso lang yung iyong character. So, parang meron na akong 6 eh. Eto sila. Yan, nagre-regen pa sila, wala pa silang energy. Mamaya natin i-explain yan. And then, eto sa store. Pwede ka mag-mint ng ano, isang ganito, 15 LUS at dito naman 22. Ang pinagkaiba nila, dito meron ka chance makakuha ng divine at mythical. Dito naman, wala kang chance makakuha ng divine at sobrang baba ng mga ano drop rate, no? Pero since ito lang ang budget natin, okay lang to. Kasi minsan wala din kasi sa ano eh. Wala din sa rarity, nasa damage and skill na makukuha mo. Meron kasi mga common na base sa experience ko, sa napapansin ko kasi correct me na lang if I'm wrong kasi kakasimula ko pa lang at wala pa akong isang araw na naglalaro. Okay? So, 15 pieces ng LUS ang kailangan. So, ano ba ang isang LUS? Ayan. 15 pesos as of recording. I mean, 15 LUS is equivalent to 2,226 pesos at pwede ka na maglaro. Yes, isa lang ang kailangan mo. Pero sa case na to, 45 ang bibiling ko kasi 3 piraso ang aking imimint. So, 8,400. Mura siya ngayon, no? Kasi mababa yung Bitcoin yata. Hindi ko pa chinek eh. Okay, so balik tayo sa topic. Ang SLP mo, gagawin natin BNB. Make sure
na meron ka ng pancake swap at ready na din yung iyong tawag dito, MetaMask. Hindi nyo nga pala makikita yung MetaMask ko na nagpa-pop up. So ang gagawin ko, i-expand ko siya para makita niyo yung transaction na gagawin natin. Okay? So kung makikita niyo dito, sinacheck ko kung magkano yung aabutin ng gagastusin ko. So expand ko muna yung MetaMask kasi hindi siya hindi lumalabas sa recording yung pop-up ng MetaMask. Di ba meron nagpa-pop up diyan? Yan o. So kailangan ko ng 43 lang ang bibiling ko kasi meron pa akong sobrang dalawa, ayan o. May balance pa ako. And guys, kung wala pa kayong LUS sa inyong MetaMask, ano lang gawin nyo? Ito. I-copy nyo lang to, pero ilalagay ko rin sa description natin. Okay? I-copy nyo lang yan or i-click nyo lang tong fax. Tapos mag-pop up na si MetaMask. Okay? So let's go! Kailangan natin ng at least 0.4 na BNB. So balik tayo sa spot. Kailangan ready na ang inyong SLP. Then click nyo lang tong convert. Since in-update na ni Binance si SLP, pwede na tayo ngayon mag-transfer ng ating SLP or pwede na tayo mag-convert ng ating SLP to Binance. Rekta na, hindi na USDT. Kasi dati ang ginagawa natin, SLP to USDT, then USDT to BNB. Okay? So, ang gagawin natin, BNB na kagad. Rekta na yan. And ang ating SLP, yan. So, ang ating SLP, gagawin natin BNB. Ilan lang natin kailangan? 0.4. So, tatansyahin mo lang yan. Unti-untin mo. 0.4. I think mga 6,200 SLP. And click preview. Oh, di ba? Calculated ka nga. So, yan. Co-convert mo na siya. Alright. So, meron ka ng meron ka ng BNB ngayon. Isipin mo ha. Yung SLP mo, naging BNB. Sobrang bilis. Alright. So, let's go back. Punta tayo ngayon sa ating wallet. And kung naka-treasure kayo, okay lang din. Wala namang problema dyan. And sa ating wallet, Fiat and Spot. Kailangan ngayon natin i-deposit yung ating BNB papunta sa MetaMask. So una, kakopy muna natin to. Ito yung magiging second account natin sa ating And by the way guys, kahit 10 yung account mo, it's okay, walang problema. Kahit ilang piraso yan, no problem. Mag-mint ka lang nang mag-mint. Parang yung pang-crypto daw. So, okay. Copy lang natin itong address. Make sure na tama ang inyong address. Double check nyo, ha. Kasi madami minsan nagkakamali. So, minimize lang muna natin siya. Kasi hindi lumalabas sa aking recording. Okay. So, eto na tayo. Since napapalit mo na ang iyong BNB, I mean SLP to BNB, make sure na naka-smart chain kayo. Okay? Smart na yun. Alright. Ngayon, nakakopy mo na yan, di ba? Naka-treasure to eh. Ngayon, itong BNB natin, i-withdraw natin yan. Okay. So ngayon, mapupunta kayo sa ganitong panel. Pero automatic naman yan. Kasi ito sana yung explain ko pa, pero automatic siya talaga. Una, ipipaste mo muna dyan. Alright, and double check kung tama ba ang inyong address. Okay, so F9E9 0X 1 7 4D, tama naman, walang problema, walang kaso. And eto nga, take note, ha, lagi niyong tatandaan, BP20. Well, ano naman eh, automatic naman yan. Pero kasi yung mga ibang network, di ba, meron silang ibang iba't ibang kung ano mapayin yun. Alright, so ayan, lagi mo tatandaan, i-withdraw mo lang yung inyong na-convert na SLP. And, sa mga hindi sanay, pero sa mga sanay na, okay lang, skip nila lang ng konti. And then, yan. Ilang piraso ba? Ayan. Ilalagay natin, syempre, max. Ito yung kagabi, ay kaninang madaling araw, 0.96. Yan, max. And, tama ba? Okay, tama. Double check natin, mahirap na.
mahirap ang pera ngayon mga kaibigan. Kaya mag-ingat-ingat lang. Withdraw na natin yan. Okay. So, hintayin natin yan kasi meron lalabas na notification sa ating mobile phone and sa ating email. Then, check mo lang yan and then confirm. Double check ulit. Okay. So, continue lang natin yan. Alright. Hindi baling mahaba yung video natin. Ang mahalaga, wala tayong nai-skip. Okay? So, ito. 001-7376. And yung sa ating email, 01769. Okay, let's go! And yan, maghihintay lang tayo ng mga ilang segundo siguro. Mabilis lang naman sa BSC, hindi katulad sa Polygon. Sa Polygon kasi matagal. Okay. And ikokonek ko na yung ating treasure para habang naghihintay tayo. Waiting for approval pa siya. So, ang gagawin lang natin, since na-transfer na natin, ayan, no? Habang mababa pa siya, yung kanyang ATH is 222 pesos pa lang, mga kaibigan. Ay, hindi pala yan. Sorry na. Ito pala. Ang kanyang highest price. Ilagay na natin sa pinakamahabang period nung nag-start siya. Tingnan nyo, certain na mga nakabila ng January 25. 25 pesos lang. Then, umakit siya ng 228. Tama, ito nga yung kanyang ATH. O, diba? Pero kayo mag-alala, hindi pa naman kasi huli ang lahat. Tingnan mo, tataas yan, bababa, tataas, bababa, babataas lang din yan. Kaya okay, masyadong matakot. And, saan na ba tayo? Check na natin kung nandito na yung ating mga token. Yun, tumating. Napakabilis. So, again, kailangan ko na lang ng 43. Pero, 45 siya for 3 heroes is 8,500 and 1 hero is 2,800. Alright! So, again, make sure na nandito kayo sa inyong pancake swap. Ilalagay ko rin niya sa description para hindi kayo maligaw. Okay? And ito, since meron akong dalawa, 43 lang ang kailangan ko. Ayan na, isa-swap ko lang siya. Okay? I-click ko lang yung swap. And then, accept. Confirm. May slippage pa kasi yan eh. Actually, mali nga ako na nilagay. Dahil pala dinagdagan ko na. So, yun guys. Pasensya na. Tumawag kasi yung order ko sa Lazada. Kaya naputol yung ating video. So far, successful naman. Andito na yung aking LUS. And ready na ako mag-mint. Papakita ko muna sa inyo kung paano mag-mint. And nga pala, magtira kayo ng PNB nyo for gas fee. Okay, so let's go. Una, dito lang yan sa store. Bibili muna tayo. Yan, times 5, times 10. Pero hanggang times 3 lang yung kaya natin gawin. Kaya pa isa-isa lang tayo. Sana bigyan tayo ng maganda-ganda, no? Para naman masaya tayo. Para lahat happy. Baka naman. Luna Rush. Baka naman. Ayan na. So, pending pa lang siya. Isay-isay natin. Haba na ng video natin, no? Pero sana naman nagigets nyo. Para hindi naman sayang yung laway ko. Yan. Konti lang naman yung gas. Malit lang. Kaya mas mainam. Pasobrain nyo yung BNP nyo kapag ka mag-transfer kayo. Okay. So, wait lang natin siya. Ay, napakatagal. So, processing na siya. Hintay lang natin. Huwag tayo mainip. Kasi baka maganda yung ibigay sa atin. Worth it yung paghihintay natin. No? Shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan. No? Taga Kota. Siyempre, si Boss Roy, mawawala ba naman yan? At yung mga scholar sa Axie Infinity na hindi nang iwan. Mga hindi tayo iniwan kahit na 5 na lang ang price. Ang dami palang approve. So, another approve. Bagay naalala ko kagabi, matagal-tagal din bago na ano, nakabili ng character eh. So, ganyan. Si Gaspi pa lang, no? Ayan, mapapagastos ka na. Pero hindi masyadong masakit. Yata. Yun! Kumunoy! Ang ating unang nakuha. So, isa pa. Oops! Ano yun? Ah, okay. So, may dalawang pool pa tayo. Sana naman, baka naman, kahit na elite lang.
Ayun nga pala yung drop rate nila guys, kung hindi nyo napapansin. Ang Komnoi ay masyadong mataas. And walang chance ng divine dito sa 15 LUS na ano, na tawag dito. Basta yun na yun. Diba tawag dito? Pasensya na kayo kung bumaba yung video. Kwentuhan ko na lang kayo habang naghihintay kayo. Pwede nyo namang i-skip na. Para dun na kayo kaagad sa gameplay. Kasi explain ko pa kung paano yung drop rate, kung ano yung mga makukuha nyo. Hindi ko pa siya masyadong kabsado. Sa to lang. Yun. So, isang kumunoy na naman. Isa pa. Hindi pa siya lumalabas. O, di ba? Common na naman. Tatlong kumunoy, mga kaibigan. Pero okay lang. Sabi dito, pagkatatlo yung character mo, medyo okay. So, tatry muna natin. Saan na nga ba yung battle? So, ito nga. Kung nakikita nyo, meron siyang tournament, PvP. Pero coming soon pa lang. And boss hunt. Ito pa lang ang ating available na game mode. So, ito yung ating tatlong character na namin kanina. Lahat yan, merong mga special skills. Ayan o. Berserk. Six pack. Pampakunat. And ito. Beastmaster. Paano kaya ito? Okay. So, ang gagawin natin, sabi kasi, isa-isang hero lang. So, susubukan na natin. Try lang naman natin eh. Pero alam ko, hindi talaga kaya, common lang ito eh. Pero baka, hindi natin alam kasi kaumpisa lang natin. Pero para meron kayong idea sa gameplay, ganito lang siya. Itatap mo lang kung saan sila maglalaban. So, idle game nga siya, di ba? Yan, 1v1 lang sila kasi, yun, patay na kagad tayo. Oh, nakapag-dodge. Talagang hindi siya kaya ng isahan. Pero, try natin ulit. Ganun yung gameplay niya. No? So, pagka nanalo ka, makakakuha ka ng MLUS shard. Kumbaga. Tsaka na natin pag-usapan yung kung paano mag-cash out. Pero sa pagkakalam ko, kailangan meron kang 50 pieces na LUS or MLUS bago mo siya ma-cash out. So, ganito siya. Since common lang yung nakuha natin, medyo mahirap-hirap para sa atin na manalo sa boss battle na to. So, yun. Talo na naman tayo. Ubusan ka ng energy. And, siguro, pagsabayin ko pa ba? Ay, wag na. Meron pa pala siyang isang energy. So, ganyan lang. Medyo okay naman siya. Lalong-lalo na kapag nag-a-axi ka. Pwedeng pindot-pindot lang, tapos mamaya ulit. Habang nag-a-arena ka, kasi wala nang adventure, di ba? Yan. Ganyan lang yung gameplay niya. Tamang pindot-pindot lang. Yun. Patay na naman tayo. And, papalitan mo lang siya. Tapos, lalagay mo ulit. Pwede yan, tatlo, sabay-sabay. Pero, meron nga ako nabasa. Sabi niya, isa-isa. Tatry lang naman natin eh. Again, bago-bago lang ako. And, kung may suggestion kayo, comment nyo lang. Baka sakaling makatulong para sa akin, no? And, pagka-plan din na natin tong game na to. Naku po, sakit nun. Dalawang hampas lang siya, mga lods. Kasi, meron tatlong energy yan, kung nakikita nyo. 1.5 hour bago yan mag-regen. So, sa 4 na oras, tama ba? Sa 4 na oras, meron kang tatlong energy. Sa isang araw, meron kang, ikay na lang mag-compute. Mahina ako sa math eh. So, kung makikita nyo, marapit na siya mamatay, no? Makikita nyo kung ilan na makukuha natin dito. So, parang okay nga siya sa, ay, naku po, nag-critical pa. Isang pitik na lang, anong ginawa mo, baby? Pero isang tira na lang siya. At kung napapansin nyo nga pala na nakalimutan kong sabihin sa inyo, hindi nagre-regen yung boss. Yun ang kagandahan dito. Pwede mo siyang balik-balikan. Yun, wala siyang life. Pag yan naubos yan, magle-level 2 siya. So, tignan nyo ha. Oops, naku po, mamamatay pa yata tayo. Ano pag ginagawa? Yun. Kita nyo, nag-level 2 siya. Tapos napuno yung buhay niya. And ito ang ating makukuha. 0.3. So, kung mas marami kang character, mas marami kang mag-farm na ganyan. Pero, huwag kayong masira ng loob dahil tumataas yung reward kapag tumataas yung level ng boss. Okay? So, dahil level 1 pa lang tayo, ganun pa lang siya. Alright? Sa isang araw, kaya mo maka-earn ng 600 pesos. Ito pala, pagka nagka-cash out siya, hindi ka daw pwedeng mag-claim kapag sa mobile ka. Pero pwede siya laruin sa phone. Hindi ka lang pwede mag-claim kasi wala daw keyboard dun. Hindi daw lumalabas yung keyboard. So, kailangan mo ng Bluetooth keyboard or gumamit ng PC para makapag-cash out. So, ganun siya. Okay, and what else?
Ito yung mga hero sa library. Hindi ko alam paano pa ito gumagana eh. Yan, marami naman tutorial dyan. Baka sakaling makakita kayo ng makakapagturo sa inyo, no? And then, yung kanilang mga abilities and yung warrior nga. Tsaka yung kanilang ito, yung ability nga. Alright guys, I think that's all for today. And wala na akong maituturo pa. Maglalaro muna ako. Kung sa tingin nyo late na kayo, huwag kayong mag-alala, hindi pa kayo late. At kung mapapansin nyo, refresh pala, no? Bago tayo mag-close ng ating ano, tutorial. Itong refresh na ito, pagkaya naubos yan, mag-reset yan every 8 a.m. parang sa Axie Infinity. So, kung natapos mo to, 10 over 10 siya, babalik siya ng 1. Babalik siya ng level 1. Kung abot naman dito sa dulo, babalik pa rin yan sa level 1. Okay? So, yun lang guys. Don't forget to subscribe, share, and like, and comment dito sa aking YouTube channel. Once again, this is Ken Sven.